syempre excited, katimbang din nun yung sobrang nervous pressure, magaling siya mag-project, yung stage presence, mag-multi, kaya niyang gayahin lahat yung style. Ang laki ng pinagbago, naging maangas yung delivery niya na dati naman hindi ganun. Tapos mas naging matalim yung mga wordplays niya, yung mga atake niya na karaniwan dati pero ngayon hindi na gano'n, medyo mabigat na eh. Yung bagong Poison, pinagsama ko sa yung luma. May nakalimutan akong Poison eh. Merong Poison dati na hindi na lumilitaw ngayon eh. Binalik ko. Tol, good luck sa'yo. At good luck sa atin dalawa. Yeah. Good luck sa atin, Plaridel. Alam kong magaling ka. Pero tingnan natin kung sino yung mas magaling sa huli. Flaptop Zoning 16 dito pa rin, TIU Theater Makati, isa buhay, 2023, battle ang parating. Flaptop magingay para sa parating natin labalo. Shoutout sa lahat ng MCs na bumubuo na liga, lahat ng mga kasama natin dito at mga kasama natin sa mga susunod na event, susunod na taon pa, lahat ng support ang tunay live online at mula 2010. Lahat ng represent Collabs din, shoutout sa kanila. Sa kanan ko, representing Bataan at Cavite, para sa inyo, mag-iay tayong lahat para kay Poison 13! Ay, nagsisisihan ko yung mga araw nung tinanong ka kung anong gusto at mga ayaw, nung niligawan ka at inalok na makadalaw, nung pinangako mong walang maaring makaayaw. Shoutout sa artist ko, Kenji Sam, Soblab Tattoo, Nisco PH, kay Ma'am Maris at Sir Ryan Robas, Boss Kaloy, Benji Rayala, Hypebeat, kay Dudes Fredo Ferrer, at sa Cavite Pride, saka sa Grateful Films, nandiyan sila. At sa kaliwa naman, galing pang Tagum City, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Plaridel. Sa buhay, dapat laging positibo, hindi naman to drug test na kailangan negatibo. Kung Candelabra, tanang hip-hop sa Tagum, may namusig away, love-love na lang, yeah. Yeah, shoutouts Candelabra, shoutouts Kalawakang Krupak, you snub. Nanalo ng coin toss si Poison 13. Pinili niyo mauna. Plaridel, tigdalawang minuto dapat. Pahinga natin pito ang hurado natin. Zoning 16. Plaridel. Check, check. Game? Game! Mr. Completos Ricados, pwede na bang i-marinate? Ibang level pag nag-imitate kahit pa-anime, kayang i-fabricate, pero di ako na-fascinate. Existence mo, invalidate. Pagkat pinagdikit-dikit mo lang mga karakter, tangina mo, isa kang copy-paste! Flip-top game? Yeah! Kasi, sunod-sunuran sa batas! Law-abiding citizens yung mga pre! Wala namang bitbit na punchline! Ang sasabihin niya lang, yeah! Coincidence. Pareho kayong may mark sa pangalan, pero di ka pwedeng i-endorse. 4 years ang College of Law, walang batas na short course. Isang halfling na Jack Sparrow. So, kalahati lang na kopya. Idagdag natin si kalahating Luffy na master para maging buo ka na pirata. Jack Sparrow, Luffy, nagets ba yung analogy? Low quality yung copy kapag pirated yung CD. Oh yes, nag-fail yung mimicry. Sa gulangan, Ginoo Rodriguez pa rin yung oldest. Lamang ka lang ng konti kay Dupi, pero di ka pa rin naging dupes. Kaya itong pandak, laglag ngayon nga. Bugok itong tanga. Hindi ka magiging halimaw kahit pwede kitang ipasok sa banga. Isa buhay, taon-taon kang namamatay. Taon-taon ding humihirit. Okay lang na pabalik-balik, umulit-ulit, kasi pusi naman siya, siyam na buhay kanyang limit. Siyam na buhay, champion! Mag-ingay para kay Pussy 13! Kasi sa height ka nagkulang, tangkad mo hanggang bewang. Di mo naisip man, pwede kitang tawaging isang middleman, walang ligtas sa decapitation. Kahit pa ising veterano, may mid-level exception. Ito ay murder this year. Pupunitin ka in half para masabing ikaw ay isang mid tier. Early bonus ba to, Arik, my dear? Pagkat itong kalahating taong mamamatay ito sa mid-year. Lahat ng linyang binitawan, may salitang mid.
time for you to think and learn. Kaya ka laging lagpak sa semifinals, imagaling ka lang sa midterms. Kaya Lodigo, dapat iukit mo. Lodigo, dapat iukit mo. Yung kodigo, magiging legal lang yung pangungupya kapag nilagay mo sa utak mo yung kodigo. Kaya sorry bro, ibabaon mga saksak para blood flow ay may drainage. Itong bad genius na may kodigo, sa tagiliran na may leakage, at kahit multiple image, di ka pa rin naging panalo. Palpak impersonations, di mo kami nawili ni Pumuseno kasi ginaya mo na lahat. Hindi ka pumaltos, pero di ginaya yung teacher, kaya di ka nakapagtapos. Daming katauhan, dami mong kulay, at sa dami ng dami mo, di namin alam kung sino ang tunay. Kaya sa rekto ka rumekta, pagawa ka na ng kopya, saka mo na ako yabangan ng papel mo sa buhay kapag meron ka ng diploma. Eh di kayo na may diploma. Kayo na may Form 137. Angas. Basta street knowledge ko from 187, Mabstas. Hoy, Blaridel. Napanood ko yung music video nyo. Oxpar. Iba tropa. Grabe yung actingan pang Oscar de la Hoya. Tanginang kanta yan. Inhale, exhale, inhale, exhale. Naaawa ako sa kapakanan mo. Ginawa nyo pang chorus, edi umulit-ulit yung katangahan nyo. Kala ko pa naman yung makakalaban ko sa next stage, halang. Natapat ako sa eng-eng na yan. Puta, after CPR, inhale, exhale naman. CPR o inhale, exhale, di naman magkaiba. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. May nalalaman ka pang kaming mga Bisaya. May pagkasadista. Sadista? Ay, putang ano, sorry. Asa ba? Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Putang ina mo. Malalagot pa rin yan sa walang balak magpahinga. Malalagot pa rin yan sa walang balak. Sorry, sorry. So, malalagot pa rin yan sa walang balak. Tangay na. Sorry, sorry, sorry. Barakuway nakasentro. Para lamang mapanesto. Di ka naman mabangis, kaya nga alis, hangat ko maestro. Kanta mo napaka-wex, bro. Tapos wala pa sa metro. Kung usapang rap at music, di mo ko kaya sa gento. SB13 tawag dun. Meron kang wordplay, merong bars, pero delivery malambya. Wala kang multi, walang jokes at sense of humor, walang niya, walang karisma, walang impact. Kung kaya, eto ka, bro. Ang problema lang dun pare, lahat yon meron ako. Gregorio Man o Plaridel, kahit parehong Del Pilar, alam mo na kung sinong mas pag ang usapan, General. Game? Lol, tagamay. Inabutan mong nakikipagharutan. Yung asawa mo sa iba lumalandi. Reason niya, I'm just showing camaraderie. Pero yung camaraderie sa kama na uwi. Kaya humantong sa hiwalayan ang Marco at Patring, ganap ng 3GS boys. Kasi dati siyang may bahay, ngayon isa nang squatting. Pagsasama di mabuo, tapyas parit may kulang. Sa kadahilan ng kanyang significant half, di magawang magpaka-wholesome. Inakalang Maria Clara, mahinhin, magalang, malambing, napaka-romantic. Kaya pala di makabasag pinggan, eh kasi nga plastic. Pero ito yung plot twist. Ito yung plot twist. Nagloko ka rin naman. Hindi ka lang nahuli. Iniwan ka niya. Kasi di ka nagpatuli.
Kaya tumirik, paandar din na kayo, umakatakbo. Nagkakarirahan kayo kung sino ang malinis eh. Pareho kayo na nagluko. Sumisikip na ba mundo para sa inyo na mag-irog? Sa karagatan na lang kayo maglayag. Relasyong di na mahilot. Daluyan ay makipot. Pagkat pareho kayong namamangka sa dalawang ilog. Di ba ikaw si Moko Jin? Lahat kayang gawin? Jesus Christ! You think you can do all things? Makasalanan ka lang, Juan. Di ikaw si Johnny Sins. Kasi nagpapaka-bitch. Anong klase kayong magulang? Nagpapaka-pokpo kayo, pero anak nyo, ang napapako sa kahirapan. Pamilya. Pamilya, hinayaang. Magutom, mauhaw. Naturingang, gaya-gaya. Putumaya. Pero ba't wala nang kakanin sa araw-araw? Kahirapan. Kamalasan. Matalik na magkaibigan. Nung minsan binabagtas niya lansangan, pauwi sa tahanan, tangan-tangan, kakarampot niyang kitang, pantawid sana ng gutom, boom! Siya pa'y nasagasaan. Suot niya magagara, maaangas na clothing. Suot niya magagara, maaangas na clothing. E nung nadisgrasya ka at nagkasugat-sugat, wala man lang na pampadressing. Agoy depressing. Sa flip-top, bumabattle para makapag-cash out. So, para di maputulan ang kuryente, sumali din sa blackout. Pero sa hangout, napupunta mga pera. Irresponsable kang ama, di marunong mag-alala. Puro ka lang daw ML, wala kang kwarta padala. Nakikipag-gera. Sa battle, nakikipagpatayan. Ito yung nakayayamot. Nakikipagpalitan siya ng bala, pero yung call of duties mo, hindi mo masagot. O ako yung may edad, humihina abilidad. Running 40 na ako mga brad. Ikaw, 40 mo running, tinatakbuhan responsibilidad. Kasi kayo yung tipong, pwede bang mangutang? Pangpuhunan? Gusto ko sanang humasel. Pagsingilan, di na maabutan, utang ina mo ang hasil. Kasi pinapili kayo sa buhay, mag-aral o dumiskarte. Matuto sa paaralan o mahubog na lang sa kalye. Pero pinili niyong di na mag-aral, dumiskarte na lang. Iyong iba dumidiskarte, may pangmatrikula lang sa paaralan. Kasi ang naabot ng sinuman ay hindi tinadhana. Ito'y pinagsisikapan. Kaya babasagin ko sa iyo ang katotohanan at humihingi ako ng tawad. Ang tagumpay ng isang tao makikita sa kalyo ng kamay, hindi sa guhit ng palad. Balita ko, sa McDonald's ka lang daw pwedeng magalaking. Ay siya, huwag ako. Baka ibaon kita pre. Pakiwari ko'y pinaglululuko tayo ng bisakul na are. Yan, kaya nasasabihan ka ni Pistol ng word fillet. Ganyan ang bara mong bit-bit. Malaman-laman ko'y kaya pala fillet kasi fillet. Ba't naman ako mag-aalaking sa McDo, tarantado? E di sa Jollibee na laang, makakapag-champa ako. Bars! Pero teka, ba't gayon? Naging Batanggin nyo. Samantalang nung round one eh, Ilonggo. Ikaw huwag mo akong ma-Ingles-Ingles eh. Kahit di ako magaling mag-Ingles eh, kaya kong paduguin yung ilong mo. Sinadya niya daw magsalita ng wikang Banyaga para sa malansang isda siya hihigit. Sabi ni Ari ko, Pucha, labo yun. Di ko ma-imagine kung gano'n siya kabaho nun. Tanginang ripat yan, pantanga. Mabaho ka na nga, proud ka pa. Mabaho ka na nga, proud ka pa. Tapos nagribat pa siya kay C9, sabi niya, ginagaya ko daw yung sak maestro. Nope. Ah! Ginagaya ko daw yung sak maestro. Pero, ah! Ano Plaridel? Kaya mo pa? Nahiya ka pang ituloy. Eh, nagaya mo na. Binanatan mo pa siya ng 3GS, SG3, baliktarin natin yung hagod. SG3, salary grade 3, mababa pa rin yung sahod. Salary grade 3? Talaga? Pues binigyan ka ng 13. Pero hindi to 13 month pay. Tsak sasamain ka bro. Dahil hindi ka mabubuhay sa salary na to kung marami siyang benefits.
tingnan natin endurance niya. Hindi secure ang buhay mo kahit may life insurance ka. Di lang basta binuli to, nilang tagpa pinubliko. Walang nagturo dahil ultimo guro ginulpigo. Hipokrito, estupido, kailangan bang imulti to? Sa sobrang bobo mo mag-wordplay para kang CEO. Basta tuloy pa rin kahit mag-overtime. Kita mo ang tunay na kulay ko kahit pa colorblind. Marupok daw si Moko G na ba'y napaka-corning line? Mangingibabaw ang kahoy sa battle parang court ng wine. Nag-choke ako kay Sixth Street. Unang talo ko nung semis. Nag-choke din kay Luxuria pagkatapos ko kay Elvis. Nag-choke din ako kay Prince Rhyme. Masyado na bang X? Nag-choke ako nung round 1. In advance ko na lahat. Di na ako mag-choke sa semis. Game? You are mentally congested. Depression, anxiety, experiences ng mga tragic. Piece of advice, in case of a panic attack, huwag na huwag kang magpapanik. Huwag matakot. Remain calm. Huwag matakot. Pigilan ang lumuha. Pigilan ang luha na tumulo. Duck, cover, and hold. Kasi pangarap mo, guguho. Suicidal thoughts? That's not your greatest fear. Baril itutok mo sa sentido para masabing, pistol here! Kasi may slack ka naman para sa burol. Pagkatapos, share ng M-site. Hindi. SM galing yung itim na sapatos. You see, kaya kitang patayin gamit mga tropa mo. Kaya kitang patayin gamit mga tropa mo. Ganun ka witty ka smart. 3GS as part of your death. Or 3GS till death do us part. Kasi sa hamon ng buhay, di ka pumapalag. Since birth ka ng duwag. Kasi sa hamon ng buhay, since birth ka ng duwag. Gender reveal gun wrong, sa ultrasound pa lang, walang nakita na bayag. Kasi kaya mong maging ganto, ganyan. Di authenticity yung basis. Sana mapagkamalan ka't mabaril, tawag dyan, mistaken identity. Sa may identity crisis. Kasi laging tanong ay sino? Anak ka ng arkitekto? Pero nabuo ka ng wala sa plano? Anak ka ng arkitekto? Life mo boring? Di man lang kinulayan yung buhay mo nung tatay mong puro lang drawing? Anak ka ng arkitekto? Iron is grabe ang wild. You were searching for your tatay for a while. Para siyang wanted criminal. Tapos yung naghahanap, yung unwanted child. Anak ka ng arkitekto? Katanungan ay masasagot. Baka magwala ka't mag-amok pag sinabi kong ikaw ang nawawalang pyesa ng makina ni Apok. Kasi, makina, laging pakaandar, cover up sa kanyang mga insecurities. Kunwari confident, state of perfectionism. Cover up siya ng cover up, yan ang kanyang defense mechanism. At real talk, tagal mo na sa liga. Maliit pa rin TF. Alam mo kung bakit? Mukha kang palingkero pero mahirap kang i-market. Tapos di ka pa productive. Kinakahiya ka ng iyong mga peers. Baguhan pa daw yung payo ng payo sa isang pioneer. Pagiging leader ng 3G, trabahong di magampanan. Naturingang governing body pero di mapangatawanan. Ito'y paalala lang, hindi pambabanta. Walang bilang ang edad kapag hindi nagtatanda. Kaya nanatili kang alalay, kadugo mo na pagiging palpak. Bagay sa mga tulad mong sidekick, ah, bibigyan ko ng tadyak. Tapos proud ka pa, leche ka, sana makuryente ka. Subukan mong magbuhat ngayon ng bangko, ito ay silya elektrika. Kasi nagkulang ka sa lahat ng bagay. Paano ka uubra? Tandaan mong nakakamatay lang ang lason kapag ito ay sumusobra. Kaya labas, you don't belong in my class. Wala ka sa class record ko. Wala ka rin sa record ng mga class. Whistleblower ka, di ba? Yan ang sinabi mo kay Pito. Kung isa kang bitch na snitch, di ka namin kailangan dito. Teacher na snitch, MC'ng whistleblower at lahat nililingkes, balimbing sa dalawang trabaho kung saan siya nag-i-invest. Pwes sinapak ko sa mukha niya tong talk shit na feeling blessed,
nung nagtamo ng two jobs, yun ang conflict of interest. Kahit may non-disclosure agreement, nag-breach of contract guru nyo. Pero teacher man o whistleblower, abasta pagsisisihan mo, mga tinuro mo. Ginusto mo yan. Awit, My Way ni Frank Sinatra to. Putang inapatay ka pre, mali ka ng kinanta mo. Pwes eto na yung big reveal. At na-predict na to dati, na magbabalik kaming mga legit Anunnaki. Hindi nyo kayang balikan pinanggalingan kong landas. Sa inyo na yung future, pinagharian ko ang past. Wala kong planong bumaba hanggat wala pang gold bars. Tas iyahain nyo tanso, tanga-tanga at boplax. Nananahimik ako doon, nakikinig ng bone tags. Hindi naman pala to yung nagtatawag ng old gods. Pero time traveler din daw, ngunit wrong timing hinatid. Siya ay advanced daw magsulat at panahon ang tinawid. Baka no read, no write pa rin pagkat mangmang at di batid. Hanggang ngayon di mo mabasa sulat ko sa piramid. Huwag mo na akong pilitin pang i-metaphor to please. Sige kayo na yung halimaw, mga predator o beast. Kapag ako ang nag-transform ultimo Megatron to geese, wala nang meta-meta pag ako nag-metamorphosis! Binadibag ko yung guro, mukhang nagets nyo naman. Pinakitaan ng banges, dilang panes sugatan. Behind the bars na sa akin, sir, kaya aresto na yan. Kung maaari, pwede bang ibang maestro naman? Gumanda na parang bilyar, may tinama ang nanood. Pero dito pipiyo kahit yung tako maupod. Kaya ngayong hulog ka na, tanggapin mo ng malugod. Efren Bata, mag-prepare, may kalalagyan yung kasunod. Sonic 16, isa buhay 2023 battle. Poison 13 versus Plaridel. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. Ang Boto ng Urado, advancing sa tournament. 5-2, mag-iay para kay Plaridel. Yo, Rafian, binoto ko si Plaridel. Bale, binigay ko yung round 1 at round 2 kay Plaridel. Tapos yung round 3, binigay ko yun kay Poison. Kasi ayun yung pinakamalakas na round ni Poison. Kung may isang round lang sana siya na ganong kalakas, siguro sa kanya mapupunta yung boto ko. Pero ang hirap kasi judge ng battle, pero kailangan may manalo dahil tournament. Kaya round 1, round 2, binigay ko kay Plaridel. Zaki, binoto ko Plaridel. Yung round 1, Plaridel yun kasi sa parang may plano si Poison na mag-fake choke siya tapos kukunin niya sa second round. Although nakuha niya naman nakuha ni Poison yung second round. Pero sa third, slight edge para kay Plaridel. Yun, medyo nakakalito pero 1-3 kay Plaridel. Round 1 kay Plaridel kasi bitin yung round 1 ni Poison. Round 2, mas maraming haymaker si Plaridel. So binila ko yung punchline. Para sa akin, mas marami siyang suntok doon. Pero solid yung turnaround ni Poison doon. So halos dikit lang din. Round 3, para sa akin, pantay sila doon. Kasi nahabol ni Poison yung momentum doon. Pero 1 and 2 kay Plaridel. Isa ako sa dalawang bumoto kay Poison. Bale, round 1, Matic, binigay ko kay Plaridel kasi sinugal ni Poison yung round 1 niya para dun sa setup niya para sa round 2. Round 2, pinakamalakas ni Plaridel na round yun pero para sa akin lumamang ng gahibla si Poison kasi nagustuhan ko yung concept niya, bago yung concept niya. Parang unang beses ko napanood sa battle rap. So yun, binigay ko sa kanya yung second round although ayun yung pinakamalakas na round ni Plaridel. Round 3, siyempre yung karakter na ulit si Poison, napanood niya naman. Nandun na ulit yung higil niya. So, round 2 and 3, binigay ko kay Poison. Round 1 kay Plaridel. Konting-konti lang. Luxuria yun, binoto ko si Plaridel. Adjustable na para fake choke naman yung round 1 ni Poison. Though parang masyadong bitin yung round 1 niya para mahabol yung round 3 tsaka 2. Though yung
impromptu niya na freestyle sa round 2 sa Ender na in-advance niya na yung choke. Ang lakas nun sana kaso hindi nga nahabol dahil sobrang bitin ng round 1 niya at sobrang na-overpower na ng round 2 ni Paredes. So, binoto ko yun, Paredes. Keep it up lang po sa Binoto ko round 1 at saka 3 si Claridel, round 2 si Poison. Ano eh, haymakers talagang Claridel at saka ano, mas creative yung angles niya. Creative naman yung binigay ni Poison, lalo yung fake choke niya. Kaso, ewan ko, hindi ko alam kung legit yun. Pero, masyadong risky na ano tuloy yung round 1 niya, naging void para sa akin. Pero yun, aside from that, all in all, para sa akin, Claridel pa rin round 1 and 3. Solid na lang. Yeah, yun ako, binoto ko si Poison 13, 2 and 3. Bali yung second, nandun yung risk niya nung binigay niya yung round 1. So, para sa akin, nag-1-1 sila nung round 2. Tapos yung round 3 ako bumase. Feeling ko, mas malakas si Poison. Yun lang naman. Pero, yun, congrats kay Claridel. Solid sila parehas. Hi. Sobrang solid nun. Hindi ko in-expect na ganun. Ang galing niyang kumuha ng angulo. Ang galing niyang, yung personals niya, ano eh, parang hindi ko in-expect na kaya niyang gawin pala yung mga ganong klaseng personals eh. Pero pagdating naman sa akin, medyo lumaylay ako nung round 1. Hindi, anong medyo, mas, ano, sagad talaga yung pag-ano ko to kasi hindi ko talaga alam bakit ako nag-choke. Sobrang kabisado ko yun. As in, sobrang kabisado ko siya. Praktisado ako, maaga ako natapos. Pero darating ka talaga sa punto talaga na ganun. Kaya, nagulat ako kasi maraming mga MC lumalapit sa akin na, tanga na, gago. Gano, ano pala yung setup pala? Hindi setup yun. Nag-choke talaga ako. Choke talaga yun. Hindi yun, ano, hindi yun yung akala nila fake choke. Tanga na, sinong gago na magsasakripisyo ng fake choke isang buong round, diba? Ayun, akala nila na ano, on the spot yun. Doon ko lang naisip na gawin ko to, baka sakaling mabawi ko pa. Ayun. Nag-choke ako kay Sixth Street. Unang talo ko nung semis. Nag-choke din kay Luxuria pagkatapos ko kay Elvis. Nag-choke din ako kay Prince Rhyme. Masyado na bang X? Nag-choke ako nung round 1. In-advance ko na lahat. Di na ako mag-choke sa semis. Sobrang dikdikan yung laban. Ha? Kasi feeling ko kasi na nakuha ko yung first. Tapos nakuha naman yun yung voice yung third. Tapos yung third, di ko na alam. So, until hindi in-announce, hindi ko para alam. Pero natuwa ako sobra kasi yung Poison na inaasahan ko yung nakalaban ko. Dala kong bago na hindi naman siya estilo. Pero parang nagdala na ako ng bago ng konti at nagpapasalamat ako na benta naman kahit konti ng crowd. Nabenta naman. Kasi sa height ka nagkulang, tangkad mo hanggang bewang. Di mo naisip man, pwede kitang tawagin isang middleman, walang ligtas sa decapitation. Kahit pa ising veterano, may mid-level exception. Ito ay murder this year. Pupunitin ka in half para masabing ikaw ay isang mid-tier. Early bonus ba to, Arik, my dear? Pagkat itong kalahating taong mamamatay ito sa mid-year. Ayun, ang plano ko lang naman ngayon, buhayin ulit yung Team Pinsan na ano namin, channel, mag-vlog ulit kami, tapos, yun, katulad ng mga nakasanayan ng ano na video reaction, gusto ko rin buhayin yung channel ko na Poison 13 Official, and gusto ko rin mag-upload ng vlog doon, ng mga music, yun, gusto ko rin gumawa ng, ano, hindi ko sure kung anong gusto ko ngayong taon eh, kung EP ba o album, pero yun yung plano ko. Basta maglalabas ako music. Sa ngayon, battle lang talaga. Wala. Sa ngayong taon, battle lang. Wala mo ng music. Ayan, sa mga nanonood, maraming salamat. At pasensya kung madalas ko kayong binibigo. Wala talaga. Hindi natin kaya. Siguro dun tayo sa kung saan tayo malakas. Pero maraming salamat pa rin. Tuloy lang. Huwag kayong panghinaan. Ako ko nga, pinanghihinaan na. Pero dahil lang dyan kayo, tuloy pa rin. Sa lahat ng Flip Top fans, sobrang salamat at
sa lahat ng sumusuporta sa akin, kung meron man, sobrang thank you sa inyo. Kita kits soon. Gusto lang namin pasalamatan ulit lahat ng mga patrons natin sa patreon.com, lahat ng tulong at suporta nyo mula noon hanggang ngayon nung panahon ng pandemya, at kahit ngayon natapos na yung pandemya, andyan pa rin kayo. Isang pinakamalaking shoutout sa inyong lahat, isa-isay natin to. Andyan pa rin mga kasama natin sa iba pa rin pag live tier, si Tristan Van Excel Cadiz, shoutout sa iyo men, kahit kailan PM kayo para i-avail nyo yung tier nyo. At sa magingay tier naman, nandyan si kay J Caps ng Cebu, kay John Paulo Gutierrez ng Bawan, Batangas, kay Todern, kay Ninoy Agsalud, kay Jans Perez, isang malaking shoutout sa inyong lahat. Susunod na tier naman yung recognized tier, nandyan si Kenley Estrella ng Alberta, Canada, kay Morris Mempin representing Bustos, Bulacan at Chicago, Illinois. Shoutouts kay Yagi Olagera at kay Michael Joe ng Japan. At huling tier natin yung represent tier, shoutouts kay Arthur De La Rosa III. Maraming maraming salamat ulit sa patronage nyo lahat. Yeah.